Samantala, matalinong estudyante at malabing na anak, ito pong si Stephanie Nicole. Ganito po naalala ang bata ng kanyang mga kaanak at kaibigan. Narito po report ni Trisha Zafra. Sa video na ito, nakuha 5 taon na ang nakalilipas. Kitang-kita ang saya sa mga mata ng 2 taong gulang na si Stephanie Nicole Ella habang kalaro ang ibang bata. Kwento ng kanyang pamilya, masayahing bata si Nicole. Makikita rin ito sa mga larawang kuha sa kanya ilang oras bago salubungin ang taong 2013. Ilang minuto bago mag-medianoche, nakapagpalit pa raw si Nicole ng kanyang paboritong pink na pang-itaas at floral na shorts. Nakapag-jump shot pa sila ng kanyang mga pinsan. Based po sa picture, medyo singkit yung eyes niya. Tapos parang medyo maga, parang katulad nung nakoma siya sa hospital. Kahapon na maalam si Nicole matapos ang ilang araw na pagka-comatose dahil sa bumaong bala ng baril sa ulo. Hindi na kinaya ng kanyang murang katawan ang 8 cardiac arrest na pinagdaanan. Ang kanyang lolo halos himatayin sa sama ng loob. Siguro masaya ka na. Ikaw ang pinagkulan ng paghihirap ng aking apo. Pagbabayaran mo yan sa Panginoon sa tatas ng tao. Yan ang tandaan mo. Hindi man ka namin kilala. Tandaan mo. Huwag sana mangyari sa iyo sapagkat makikita mo kung gaano kasakit ang nangyari ito sa amin. Mas kalmado na si Lolo Aquilino nang humarap sa GMA News kanina habang nakaburol si Nicole sa kanilang bahay. Sariwa pa sa kanya ang malambing na yakap ni Nicole na lagi niyang pansalubong sa Lolo. Hawak pa nga ni Lolo ang sulat ni Nicole sa kanyang amang si Jay. Sa liham, humingi ng tawad si Nicole para sa kanyang kakulitan at sana raw magmahalan na silang pamilya. Ang mga kaeskwela naman ni Nicole sa Tala Elementary School nag-prayer brigade rally sa bahay ng kanilang classmate. Sigaw nila, no to indiscriminate firing. Hawak pa ng gurong si Arlene Arellano ang huling text message sa kanya ni Nicole bago pumasok ang bagong taon. Matalino raw si Nicole at top 1 sa kanyang klase. Pagka kunyari may assignment sila, tatanong niya sa akin kung ano bang gagawin, text pa niya ako niyan. Kagaya ng New Year, text niya ako. Binati pa niya ako before mag-New 10 o'clock. Happy New Year, teacher. Nasa akin pa yung message niya, hindi ko pa siya in-erase. Ay, talaga? Lumalabas sa inisyal na investigasyon, ang bala na tumama kay Nicole ay galing sa kalibre 45 baril. Ongoing po yung encoding po natin dito po sa Integrated Ballistic Identification System, kung tawagin po ay IBIS. Yung nga po ang isa po natin nakikita ang problema ho to, kapag ito po yung loose firearms po ay wala po tayong data sa ganun po mga loose firearms po. Ayon sa isang forensics expert, importante ang pagiging maagap ng investigador sa pagsusuri sa crime scene. Pagkatapos pa lang dapat ang krimen, nasuri na dapat kung saan posibleng nanggaling ang putok. Importante, hindi yan basta-basta, pupulutin mo na lang at paghahalu-haluin. Ilalagay mo yung findings mo dun sa bala, doon sa kaalaman mo, doon sa scene. Sa layout, and therefore, baka sakali matrace po sino yung mga tao na nandun. Ayon pa kay Fortune, base sa posisyon ng bala sa ulo ni Nicole, posibleng hindi sa ere nang galing ang balang tumama sa kanya. Basing it on what I know, mukhang itong bata, ang activity niya at the time was nanonood. And mukhang nakatayo daw siya. Ang trajectory mo doon sa katawan ay paharap. And mukhang, sa tingin ko lang ha, roughly horizontal. So the shot must have come from behind her at the same level. Trisha Zafra, GMA News.